Mga katalambuhay, kung bago ka pa lang sa aking channel, maaari po lamang na mag-subscribe, i-click ang notification bell at mag-comment ng hashtag mabuo. Malaking tulong po ito sa ating channel. Maraming salamat po. Bago natin simulan ang ating kwento, ay shoutout muna sa Team Kabayan na todo ang suporta sa ating channel. Huwag na nating patagalin pa at umpisa na natin ang ating kwento. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating katalambuhay at masugid nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Luigi. Naganap ang pangyayaring ito ayon sa kanya sa Sikihor taong 1969. Isang working student itong si Luigi. Mabait, walang reklamo sa trabaho, masayahin, walang naging problema ang amo nito sapagkat maasahan sa mga gawain. Napagkakatiwalaan kahit sa mga personal na isyu ng pamilya. Working student siya, ngunit hindi siya itinuturing na iba. Nung malapit na ang pasukan, inilipat siya ng matitirhan sa isang kapatid ng kanyang amo dahil malapit sa syudad at malakas ang internet connection. Madali silang nagkasundo dahil wala ring asawa ang kanyang among babae. Magkasama silang natutulog nito. Ania, Luigi, dalawa lang naman tayong babae dito, lalo na't may mga anak akong lalaki. Dito ka na lang sa kwarto ko dahil maganda ka at baka magustuhan ka nila. Pabirong saad nito. Dahil nahihiyang tumabi si Luigi sa kanyang amo, ay sa baba siya naglalatag ng higaan. May sariling banyo at ayaw nitong makigamit sa banyong ginagamit ng mga anak. Naging maganda ang takbo ng kanilang samahan. Masipag itong si Luigi kung kaya mas lalong nagustuhan siya ng kanyang amo. Umuwi ito si Luigi sa kanilang bahay kapag Sabado at babalik ng Linggo ng hapon. Naging okay naman ang lahat. Hanggang sa isang araw, napansin ng kanyang amo na tulala ito nang bumalik ito galing sa kanila. Minsan nakikita niya itong umiyak. Luigi, anong nangyayari sa'yo? Ang tanong ng kanyang amo. Umiling lang ang dalaga at sinabing, "Wala po ate, namimiss ko lang po ang mama ko." Naging iba ang kilos ni Luigi at palagi siyang umuwi sa kanila kahit hindi pa Sabado. Hindi naman ito dating ganoon. Nagalit na ang kanyang amo dahil hindi nito alam kung ano ang gagawin sa dalaga at bakit hindi ito nagsasalita kung ano ang problema niya. Hanggang sa nakausap niya ito ng masinsinan. Biglang lumakas ang hagulgol ni Luigi. Dahil sa pagtataka ng kanyang amo, ay napasigaw ito. "Ano? Buntis ka? Sino ang ama? Ang anak ko?" Umiling ang dalaga. "Ate, hindi ako buntis at walang ginawa yung mga anak mo po. Yung papa ko po, nakita kong matalas ang tingin niya sa kapatid kong 8 years old na babae. Natatakot ako ate. Ayoko. Ayoko. Ayoko ng ano?" Buong pagtatakang tanong ng kanyang amo. "Ate,
tulungan mo ako. Ayokong matulad sa akin yung kapatid ko. Simula grade 3 pa po ako pinagsasamantala ng papa ko. Hindi to alam ng mama ko. Naging mas madalas iyon nung simulang nagtrabaho si mama ko sa ibang bayan. Wala akong mapagsabihan. Natulala ang kanyang amo sa kanyang tinuran. Animoy, hindi makapaniwala sa mga narinig at awang-awa sa dalaga. Maya-maya pa ay nagtanong ito ng, "Bakit hindi niyo isumbong sa otoridad? Hindi pwedeng mananahimik lang kayo sa ginagawa niya sa inyo?" Tumugon naman ang dalaga ng, "Hindi niya magawang isuplong ito sa kapulisan ang kanyang ama dahil wala nang bubuhay sa mga kapatid nito. At alam niya na masasaktan lalo ang kanyang ina sapagkat batid nito na sobrang mahal ng kanyang ina ang kanyang ama. Dahil sa mga narinig, ay agad-agad na tinawagan ng kanyang amo ang ina ni Luigi at doon ay isinalaysay ang lahat ng mga nalaman. Dahil sa angking kabaitan ng kanyang amo, ay pinadala niya ng pera ang ina ng dalaga upang sa lalong madaling panahon ay makauwi ito. Yun nga ang nangyari at nakauwi ang kanyang ina. Pagkarating ng kanyang ina sa kanilang lugar, ay inimbitahan ng kanyang amo ang mag-ina sa kanilang bahay. Binigyan ng mga gamit, pera at pagkain. Naroon din ang batang babae na sinasabi ni Luigi. Pinag-shopping din ito ng kanyang amo at binigyan ng mga gamit sa eskwela. Nang matapos na sila sa kanilang mga ginagawa, ay tinanong ng kanyang amo ang nakapabatang kapatid ni Luigi at nagwika ng, "Anak, inalikan ka ba na yung ama?" Tumango ang bata. "Niyayakap ka ba nito?" Tumango ulit ang bata. "Inakandong ka ba?" Muling tumango ang bata. "Inhawakan man niya ang mga pribadong parte ninyong katawan?" Muling tumango ang bata. "Ano pa ang ginagawa ninyong ama?" Sa pagkakataong ito, ay hindi na sumagot muli ang bata. Nang narinig ng kanyang ina ang mga tugon ng anak, ay napahagulgol ito sa iyak. Niyakap niya ang kanyang anak at humingi ng tawad. Sinisi ng kanyang ina ang kanyang sarili sa mga hindi magandang kaganapan sa kanila sa kadahilan ng napabayaan niya ang mga ito. Matapos iyon, ay nagpaalam ang ina ni Luigi sa kanya at kanyang amo na uuwi na muna upang kausapin ang asawa. Dinala na rin ng kanyang ina ang kanyang nakakabatang kapatid upang siya na mismo ang magbantay. Takot na takot ang bata nang sabihin ng kanyang ina na uuwi na sila sa kanilang bahay. Subalit, kahit anong tanggi nito ay kinalaunan, ay sumama na rin ito. Pagkaalis ng mag-ina, ay alalang-alala ang dalaga sa kanyang nakakabatang kapatid sapagkat ayaw niyang maranasan ang mga masisilimuot nitong karanasan. Dumaan ang ilang araw, ay hindi na talaga mapakali ang dalaga at nagpaalam ito sa kanyang amo na uuwi na muna. Hindi naman pinigilan ng kanyang amo sapagkat batid nito ang nararamdaman ng dalaga. Wika ng kanyang amo na, "Kapag nagka-problema kayo doon, Luigi ha, laging bukas ang bahay ko para sa inyo.
Mag-iingat ka doon at ingatan mo din ang iyong kapatid, ha? Nagpasalamat ang dalaga sa kabaitan ng kanyang amo at niyakap ito. Nagwika din ang dalaga ng, "Maraming salamat po sa lahat-lahat, ate. Mag-iingat din po kayo dito at mamimiss ko po kayo." Sabay talikod at paalam sa mga ito. Dahil na rin sa pagnanais ni Luigi na maramdaman ulit ang magkaroon ng buong pamilya, minabuti nitong mubalik sa kanilang bahay kahit ganoon ang kanyang karanasan. Tutal, naroon naman ang kanyang ina. At dahil na rin sa pagnanais na bantayan ang kanyang kapatid sa anumang posibleng gawin ng kanyang ama. Dumating na nga ang dalaga sa kanilang bahay. Nakita niya doon ang kanyang ina, kapatid, at ang kanyang ama. Lumipas ang mga araw ay wala namang ginawang katarantaduhan ang ama nila. Hindi inaalis ng dalaga ang kanyang nakakabatang kapatid sa kanyang mga mata at tagiliran. Bantay sarado niya ito, daig pa ang isang personal bodyguard. Kinalaunan ay dumating na din sa punto na napatawad na ng dalaga ang nagawa ng kanyang ama. Para kay Luigi, walang mapaglagyan ng kanyang konsensya kung sakaling babuyin din ang kapatid nito at wala siyang ginawa. Mahal na mahal niya ang ina at uhaw na uhaw siya sa pagmamahal nito, kung kaya minabuti niyang kalimutan ang lahat. Mabuo lang sila ulit. Okay, alam niyo mga katalambuhay, hindi ko lubos maisip na meron pala talagang mga taong tulad ng ama nila Luigi, na mismo ang mga anak pa talaga ang binababoy. Masakit mang isipin ang naging desisyon ng dalaga na muling bumalik sa kanila upang mabuo muli ang kanilang pamilya, subalit, desisyon niya iyon. Ako ay muling nagpapasalamat sa lahat ng mga taong walang sawang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Oh.